natin siyang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hingin ng Panginoon sa biyaya na patuloy po nating naranasan, kalakasan, panibagong buhay na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit ng papuri sa Panginoon. Umawit po tayo ng pagsamba. Sabi natin, "Come Holy Spirit, fall on me now." Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Sabihin niyo po ako. Hallelujah. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come and revive. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. In every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your fire. I love you Holy Spirit. You captivated my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I need your power to renew you. Nothing compared to this place. I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. Need your power to renew you. Nothing place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I need your power to renew. I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. For the last time, isang pa. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I need your power to renew. Nothing this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mataas po kayo, O Diyos, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Ma, sa pangalan ng Panginoong Jesus at patuloy na pagsama ng inyong banal na Espiritu, aming pong inihiling ang patuloy na pagsama ng inyong presensya, Panginoon. Ang inyong pong pangunguna, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na maranasan namin ngayong umaga. Kalakasan, Panginoon,
Hallelujah. Patuloy naming maranasan ang inyong kapangyarihan. Ay patuloy naming maranasan, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo po kami. Ano man, O Diyos, ang mga pangangailangan, Panginoon, ng inyong mga anak, ay katagpuin po ninyo ngayong umaga. Habang kami nag-aaral ng inyong mga salita, patuloy kayong kumilos at gumawa, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak, O Diyos. Salamat po sa inyo po yung pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may Biblia, kayo po ay makipagbuklat sa akin sa aklat ng Unang Tesalonian, 1 Tesalonian chapter 1 verse 4 ay verse 5 to 6 o kaya Unang Tesalonica chapter 1 verse 5 to 6. Sabi po sa verse 5 sa Tagalog, kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Verse 6, tuloy na po natin. At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sabi po sa English, sa verse 5, for our gospel came not unto you in word only, but in power. Ine-emphasize po ni Apostol Pablo sa talata po na ito, no? Na yung salita ng Diyos na ipinapangaral nila, ano? Pinakikinggan ng mga taga-Tesalonica, o yung mga salita ng Diyos na atin pong pinagbubulayan every day, every morning, bawat devotion, Bible study, o yung preaching, no? Lahat ng Word of God na naririnig natin, na nababasa natin, na pagbubulayan natin, ang sabi dito, ito ay may kapangyarihan. Not in words only, but in power. Meron itong kakayanan, meron itong kapangyarihan. Amen. At alam natin na kung ating pag-aaralan, nung umalis po si Apostol Pablo dito sa lugar po ng Tesalonica para mangaral sa ibang lugar, particular sa Corinto nung siya makarating, ay iniwan po niya doon si Pablo at Silas, no? Iniwan po niya doon sa lugar na yon. At si Timoteo po at saka si Silvano, ayan. Iniwan po niya yung dalawa doon. At as pass go by or as time pass go by, dumaan ang araw, dumaan ang months, ay nagpunta si Timoteo kay Pablo at inireport nila yung nangyayari sa Tesalonica at ang sabi doon ay yung ginagawa, yung ipinangaral ninyo, yung pinangaral mong salita doon, yung mga mananampalataya sa aklat ng Tesalonica ay napakaganda at napakabuti ng kanilang ginagawa. Nang malaman po ito ni Pablo, sabi niya, ganun, agad siyang gumawa ng sulat sa mga taga Tesalonica at ito na nga po yun. Kung mapapansin niyo po sa verse 1, sabi doon, ang sabi po dito sa verse 1, mula kina Pablo at Silas at Timoteo para sa iglesia sa Tesalonica na nasa Diyos na ating Ama at nasa Panginoong Hesukristo. After mabalita ni na Pablo at Silas yung nangyayari sa taga-Tesalonica ay agad na gumawa ng sulat si Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonica. At alam natin yung istorya, napakaganda. Pagdating sa verse 5, ine-emphasize po ni Apostol Pablo. Kung atin pong babasahin, basahin po natin mula po sa verse 2. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat
sa aming na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin, na aming inialang-alang, walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal at pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. For yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal, na kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. 5, kung paano ang aming ebanghelyo. So in-emphasis po dito sa verse 3, sabi rito, paano kayo namuhay ng may pag-ibig, ng may pananampalataya at may pag-asa, ay dahil ito sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at sa pagsama ng Banal na Espiritu. Hindi lang ito sa pamamagitan ng salita. So ibig sabihin, kaya sila nakakapamuhay ng may pag-asa, kaya sila nakakapamuhay ng may pananampalataya, kaya sila namumuhay ng may pag-asa, ay dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yun po yung gustong i-emphasize po dito ni Apostol Pablo. Kaya pagdating po sa verse 6, sabi dito, kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Alam nyo, yung report ni Pablo at Silas, hindi lang naman sinabi ni Pablo at saka Silas na ganito. Ano, ang ganda ng ginagawa ng ano. May ni-report din na pinagdadaanan ang mga mananampalataya sa aklat ng Tesalonica. At ang sabi doon sa verse 6, dumadanas sila ng matinding kapigatian. Sabi rito, at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Sa kabila pala ng meron silang kapigatian, ay natatanggap nila yung salita ng Diyos ng may kagalakan. No, na may kagalakan. Bakit? Dahil yung salita na ipinapangaral ni Apostol Pablo, yung salita ng Diyos, hindi lang ito dahil sa pamamagitan ng salita, kundi dahil din ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita po ng Diyos. So, ang makita natin sa verse 6, ay kaya nating makagawa ng may pag-asa, ng may pag-ibig, at ng may pananampalataya kahit tayo ay nasa gitna ng matinding kapigatian, o kahit na anong trials yung nararanasan natin, o kahit na anong pagsubok yung nararanasan natin, o kahit anong hirap yung nararanasan natin, kaya nating makapagpatuloy doon. Bakit? Ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na yung salita na ating pinag-aaralan, yung salita ng Diyos na ating pinagbubulayan tuwing umaga, meron po itong kapangyarihan. Na alin? Na makatayo, na makasupply, magbibigyan tayo ng pag-asa, mabigyan tayo ng pag-ibig, mabigyan tayo ng kapangyarihan. Saan? Sa lahat ng bagay na pwede nating maranasan. Amen. Kaya nakakatuwa dito sa verse 6, sabi doon, at kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita sa malaking kapagatian ng katuwaan sa Espiritu Santo. 7, anupat kayo'y naging uliran ng lahat ng mga nananampalatayang na nga sa Macedonia at na nga sa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos, anupat kami ay wala nang kailangang pangmasabi sa inyo. Amen. Dahil doon sa kapangyarihan nung salita ng Diyos na tinanggap ng mga taga-Tesalonica, ay naipamuhay po nila ito sa lahat ng pagkakataon. At kaya nga po sabi doon, lalong naging tanyag ang Panginoon. Naging tanyag ang kapangyarihan ng Diyos. Naging tanyag ang kayang gawin ng Panginoon. Why? Dahil naipamuhay ng mga taga-Tesalonica na kahit may kapigatian, na kahit may nararanasan, lalo na particular sa mga problema o hindi magandang pangyayari, naroon, nakakatayo, nakakapagpatuloy, nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng pananampalataya, nagkakaroon ng matinding pag-ibig sa Panginoon. Why? Dahil yung kapangyarihan
ng salita ng Diyos. O dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang dahil sa salita, kundi ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Yung pinag-aaralan po natin na salita ng Diyos, mga kapatid, yung salita ng Diyos every time na atin pong pinagbubulayan, every time na atin pong inaaral, huwag po nating hayaan na ito po ay basta lang natin na pag-aaralan at nababasa. Hayaan po natin na ang kapangyarihan nito ay maranasan natin. Every time na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, every time na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hayaan natin ang kapangyarihan nito. Ano ay patuloy nating maranasan. Nang sa ganon, ma-apply natin ito, matayuan po natin ito, lalo na sa mga matinding sitwasyon. Meron po ako narinig ang sabi doon, Satan, ang kaaway ay hindi siya at is. O kaya, ang kaaway ay hindi, okay lang sa kaaway, kahit ikaw ay kabilang sa totoong iglesia. O kabilang ka man sa hindi totoong iglesia, o kabilang ka sa totoong iglesia. Walang problema sa kaaway yon. Sabi niya, ang problema lang, ang gusto ng kaaway, kahit nasa totoong iglesia ka, huwag mong hayaan na ang salita ng Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. Huwag mong hayaan, huwag mong gagawin, huwag mong susundin. Huwag nating hahayaan na ang salita ng Diyos ay pagkatapos nating mapag-aralan, pagkatapos nating marinig, pagkatapos nating mabasa, ay wala lang. Every time na tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, meron po itong kapangyarihan. At every time na makikinig po tayo ng Word of God, meron po itong kapangyarihan. Why? Dahil ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na ang salita na kanilang ipinapangaral ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita. Amen. Alam niyo, maganda po yung isa eh. Sabi doon sa, akin nga lang kundanan yung talata, sa 1 Corinthians, sayang ko lang po, sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa ibang salin, sa first Corinthians, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lang sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. So hayaan po natin na yung salita ng Diyos na ating napagbubulayan, na ating po pinag-aaralan, ay magkaroon po ito ng kapangyarihan. Alam niyo, napakaganda. Every morning, meron po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Bawat umaga, meron tayong ganitong pagtitipon na kahit tayo magkakalayo, no? Hindi nagiging hadlang 'yon para hindi tayo magkasama-sama para makapag-aral at makapakinig ng salita ng Diyos. Sa kahit anong oras man o kahit anong panahon na meron, hindi tayo nahahadlangan para tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya lang ngayong umaga, ang binibigay sa ating main point ng Apostol Pablo dito sa kanyang sulat para sa mga Tesalonika na pwede nating makuha yung lessons, no? Ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay hindi lang sa salita, kundi ito ay sa kapangyarihan. Kaya i-take po natin yung Word of God bilang kapangyarihan. I-take po natin ito, panghawakan po natin ito, tayuan po natin ito, gamitin po natin ito ng may kapangyarihan. Amen. Hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan, mga kapatid, ngayong umaga, kung tayo ay, kung ma-apply natin ang salita ng Diyos ngayong umaga, napakagandang bagay. Ano, apply ka agad natin, gawan ka agad natin. Kung meron ka mang sitwasyon ngayon na pangit, kung meron ka mang pinagdaraanan ngayon, kung meron ka mang malaking problema ngayon, kung meron kang hinihiling sa Panginoon, i-take po natin, panghawakan po natin ang kapangyarihan ng Kanyang salita. Alam nyo, napakaraming pangako ng Panginoon sa Kanyang salita. At kung yun ay mapanghawakan natin at magkakaroon ng kapangyarihan sa atin, amen, anumang bagay na kapangangailangan natin, anumang bagay na pinagdadaanan natin, hindi tayo kayang ibagsak nito. Why? Dahil yung salita ng Diyos
na everyday nating pinag-aaralan ay may kapangyarihan. Hindi lang po ito sa salita, kundi meron po itong kapangyarihan. At ano po yung magandang halimbawa na ipinakita po dito? Yung mga taga-Tesalonica, sa kabila ng kapigatian, no? Sa kabila ng may matindi silang pagsubok, nakapagtatagumpay sila. Nakatayo sila sa kanilang pag-ibig sa Diyos, nakatayo sila sa pamamagitan ng pananampalataya, nakatayo sila ng may pag-asa. Bakit? Dahil doon sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap. Kung paano ang mga taga-Tesalonica po ay nakatayo kahit may problema, kung paano ang mga taga-Tesalonica po ay nakagawa ng kalooban ng Diyos kahit na mayroong pangit na nararanasan. Nagawa po nila iyon hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na tinanggap ng mga taga-Tesalonica ay salita ng Diyos din na ating tinanggap. Kaya kung anumang may kapangyarihan, anumang kapangyarihan meron ng mga taga-Tesalonica para makatayo sila sa kanilang kapigatian, para makatayo pa rin sila at magalak pa rin sila kahit meron silang problema, nakakatayo sila, eh yun din yung kapangyarihan na nasa atin. Parehas lang yung salita ng Diyos na ating pinagbubulayan, parehas sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. No? Kaya yung kapangyarihan na nasa kanila nung panahon na yon, kapag dumadanas sila ng matindi pagsubok, meron silang kapangyarihan. Para makatayo sa lahat ng iyon, meron din tayong kapangyarihan para makatayo sa lahat po ng ito. Kaya lang, gustong ipaunawa ni Apostol Pablo sa atin, ang salita ng Diyos ay hindi lang dahil sa salita, kundi ito rin ay sa kapangyarihan. Ipinapaalala po sa atin ito ngayong umaga upang yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan ay maitayo natin, mapanghawakan natin kahit na sa mabigat na sitwasyon. At anong maganda? Makapagtatagumpay ka. Ang gandang bunga eh. Anong sabi doon? Naging tanyag, naging bantog, naging kilala yung mga yung pananampalataya at lalong nakilala ang gawa ng Panginoong Jesus. Hindi lang sa kanilang lugar kundi sa kabilang dako pa. Sa ibang lugar pa, nakilala pa ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil nakita sa mga taga-Tesalonica yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagtayo sa kanila kahit meron silang problema, nakakagawa pa rin sila, nakakatayo pa rin sila, naharap nila. Why? Dahil may kapangyarihan sila. Why? Dahil nasa kanila ang salita ng Diyos. Ganun din tayo mga kapatid. Kaya natin. Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, kaya ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos na may kapangyarihan. Ano man ang problema, ano man problema ko ngayon, kaya ko ito. Ano man sitwasyon ko, walang imposible sa Diyos. Nasa akin ang kanyang salita, may kapangyarihan ang kanyang salita. Tayuan po natin, hawakan po natin mga kapatid. Pinapaalala po ito, kung paano ito ay naging posible sa mga taga-Tesalonica, posible po ito sa atin. Kayang-kaya po natin ito. Hindi dahil sa ating, sabi doon, hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating talino, kundi dahil sa Panginoong Jesus, dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pagsama ng Banal na Espiritu, dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano po sinasabi sa atin ngayong umaga? Ano man yan, kaya mo yan. Why? Dahil nasa iyong salita ng Diyos. Hindi dahil sa salita, kundi dahil sa kapangyarihan. Amen? Kaya malaking bagay kapag kami kapatid tayong nanghihinaan, may kapatid tayo na discourage, may kapatid tayo nanghihina, sabihin mo sa kanya, kapatid, kaya mo yan! Nasa iyong salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan. Kaya mo yan. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, alam ko naman na mayroon tayong iba't ibang pinagdaraanan, no? May mga pangailangan dumarating sa atin bawat araw. May mga pwede tayong harapin na mga problema, no? May mga dumadating sa atin mga problema na hindi natin inaasahan. Pero isa lang ang tiyak, ano man 'yan, kaya nating makatayo sa gitna noon. Dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon. Not in words, but in power. Yung salita ng Diyos ay ipinapangaral. Ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan. Ang salita ng Diyos ay
iminumungkahi ng Diyos. No, hindi lang iminumungkahi, inuutos talaga ng Diyos. Basahin niyo ito, pagbulayan niyo ito araw at gabi. Why? Hindi lang dahil yun ay salita, kundi dahil yun ay may kapangyarihan. Amen. At anuman ang pwede nating pagdaanan, sitwasyon, ito, kaya nating tumayo sa gitna noon dahil ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ay may kapangyarihan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayong umaga, tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Ma, salamat po sa umagang ito sa inyong mga salita. Salamat po sa paalala, Panginoon, ng inyong mga salita. Na yung salita na aming pinagbubulayan na tuwing umaga, Panginoon, ay hindi lang sa pamamagitan ng salita, O Diyos, kundi ito ay may kapangyarihan, Panginoon. At ang kapangyarihan ito hindi nalilimitahan, Panginoon, ng lugar. Hindi namin nalilimitahan, Panginoon, ng oras, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, yung salita na pagbubulayan namin bawat umaga ay magkaroon talaga ng kapangyarihan, Panginoon. At magamit po namin ito, O Diyos, sa bawat aspeto ng aming buhay, sa bawat sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Ama, dalangin po namin sa umagang ito. Kung meron man kami mga kapatid na nasa hindi magandang sitwasyon, Panginoon. Kung meron man kaming karamdaman, Panginoon. Meron sa amin may karamdaman. Kung meron man sa amin, Panginoon, may pagsubok at problema. Kung meron man sa amin may kahilingan, Panginoon, sa umagang ito. Ama, anumang sitwasyon ito, hayaan po ang kapangyarihan ng inyong mga salita ay patuloy naming maranasan at makatayo kami sa lahat ng iyon, Panginoon. Makagawa kami, makatindig kami, Panginoon. Hindi kami kayang ibagsak, O Diyos, makapagpapatuloy kami, Panginoon. Dahil merong kaming kapangyarihan, Panginoon, na tinanggap mula sa inyo sa pamamagitan ng inyong salita, O Diyos, at ng banal na Espiritu. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na kung papaanong nagawa, Panginoon, nakatayo sa kapigatian ng mga taga-Tesalonica ay ganun din kami. Dahil yung salita at kapangyarihan na tinanggap nila ay ganun din at iisa rin, Panginoon. Ganun din yung tinanggap namin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Amin pong pinagpapala ang aming mga kapatid sa umagang ito, sa lahat ng kasama namin sa live devotion na ito. Hindi ko man banggitin ang kanilang mga pangalan. Patuloy po namin pinagpapala sila, O Diyos. Ganon din ang aming mga pastor, aming pong mga General Superintendent, Pastor Joseph, Panginoon, Pastor Cesar, mga District Supervisor, O Diyos. Patuloy po namin silang pinagpapala sa umagang ito. Samahan niyo po sila, saan man sila naroon. Palakasin niyo po sila physically, emotionally, mentally, spiritually, Panginoon. At bigyan sila ng double and triple anointing na nanggagaling po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa inyo po yung lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Not in words, but in power. To God be the glory.